Amen. Silakan tanya, bersatu dengan. Amen. Praise God. Jesus, saya sini po sa inyo kanina, talaga, you know for yourself, yeah, naka-grateful kayo, you're able to get into the presence, the very presence of God. Bersatu po, amen. Amen. Napakasarap po talaga, that's our goal, that's our desire, that every time we come together, every time we come to the presence of God, ay talaga makapasok po tayo sa trono ng biyaya. To the innermost, to the Holy of Holies, sanctuary ng Panginoon. Doon na ako siya kanina, na sabi ng verse, I will enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise, and then will come into his holy place, beholding his glory. At talagang mamimiss verse tayo, kaya maintindihan natin kung bakit ako doon niya Diyos, ay talagang hindi maganda mayaw. Wow! Nagpuri sa Panginoon. Because that's our theme for this month, worship breakthrough. Sabihin po natin, worship breakthrough. At ang ating something, passion for Jesus. Sabihin niyo, passion for Jesus. Passion for Jesus. Buwang mo na ba sa passion na lang? Meron talaga. Passion for Jesus. One, two, three. Passion for Jesus. Ano nga ako, sumisigaw ko yung ibang kasi, woohoo, go, go, go. Talo alam, no? Ganun na lang, ganun na lang nais natin, lalo ngayon na-discover natin that the more we should really be more expressive for God. Dahil ito po yung ating talagang tunay na pagsamba sa Panginoon. Ang ating pag-usapan po ngayon ay true worship. Sabi natin, true worship. The breakthrough you need in your life. Sabi mo sa tanong mo, the breakthrough you need in your life. Sabi mo sa tanong mo, the breakthrough you need in your life. The every time you come together, alam natin na ito talaga yung dapat natin maranasan. At doon magkakaroon ng breakthrough sa ating buhay. We will study some of the people that have experienced breakthrough in their lives, in their knowledge of sa pamamagitan ng pagsamba. Let's open our Bible. Ito yung binanggit na kanina. Kaya alasan mo si Ate Oye. Ito yung kanyang verse. Sabi mo, bukang nakita ni Ate Oye yung ating verse. John 4, 23 and 24. Iglesia, the time is coming and has now come where the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. Darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at Katotohanan. Ganito ang uri ng pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at Katotohanan. Let's pray. Father God, salamat po sa bago ito na patuloy kang naghahanap ng tunay mararamba. And we pray and we know that ikaw may makakatagatag po ang kami true worshipers in this place, O Lord. Let us be those true worshipers na hinahanap mo at patuloy na lumalim sa pagkaunawa ng palapang aming tunay na sasambahin. Sa pangalan aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palapang muna ang Panginoon. Hallelujah! Amen. The Lord is looking for true worshipers. Naghahanap siya ng tunay na mararamba. And I pray and we know na lalo na kung naranasan mo ang langit ay ating nabdang mga kandunang awit namin kanina ay isa ka nga sa tunay na mananaba ng Panginoon. Pero bang tunay na mananaba rito, masabi nga na amen? Amen! Amen. Because God is looking for you. Naghahanap ang Diyos ng mga sasamang tunay. So, bisa niyo kung may tunay, mayroong may peke. Kaya nga, alam natin na nabagitan na last time na maling minsan di mo malam kung sino totoo at sino hindi, di ba lalo na sa mga products, hindi na sa pera, di ba, pati sa mga gamit, di ba, kaya nga kapag bibili ka ng damit, kailangan alam mo kung talaga itatak eh. Baka mamaya, Louis Vuitton na nakalagay. Yung pala, di ba labang sa nabasa, Louis Vuittones.
Pwede pala. Dahil pero kung makukuha ka, di ba? At alam natin na marami ang nagdadaya sa loob. Kaya lalo ngayon, hindi natin malaman na kung kapag nakahawak ka ng pera, ay kung saan libo, totoong saan libo yun, lalo ngayon, makakalat ang pera. May nakatapag sa iyong pera. Alam natin na nakakalungkot ang isipan minsan yung talaga nangyayari kapag eleksyon, lumalabas ang 500, 1,000, pero ang hindi nilang alam ng marami, baka marami rin ay peke. So ganun din po sa pagsamba na ang Diyos ang naghahanap at alam naman natin ng Panginoon, hindi natin maluloko. Diba ang Diyos hindi na papabiro, ang Diyos hindi natin magbabola. Bari magbola mo kami, bari magpagnabulhan tayo, pero ang Diyos hindi natin magbabola. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo magbabola si Lord. Alam ni Lord, kung nalang kung ano sa puso natin, the Lord knows our very, very heart. And God is looking for authentic, true worshipers right in our midst. So, ang tanong natin ngayon, how to have true worship or how to be a true worshiper of God? So, we'll go to this. John chapter 4, kung gayon yung Bible, ay just open your Bible in John chapter 4 and we will quote verses from that passage. So, number one, bagyan natin i-re-reto na yung story. Alam natin yung story nito. Meron sa Samaritan woman na namit si Jesus Christ. At alam natin yung story na siya ay nauuhaw po niya si Jesus. Dahil naman nag-umili si Jesus eh. Gumawa lang para makapag-usap sa babae ito. Tapos nagkaroon ng conversation, na-discover kung sino yung babae ito. At alam natin later on ay siya po ay tunay na kumilala sa Panginoon. Pero gabi nyo nga nangyari along the way. Number one, kung paano tayo makasama sa Panginoon, you need to reject the strongholds. Alam natin, yung conversation na nangyari sa John 4 between Jesus Christ and the Samaritan woman, kung pamilya kayo sa verse ito, si Jesus Christ, kailangan dumaan sa Samaria, papunta siya sa isang lugar, pero he had to go to Samaria. Na alam natin na kung kayo nag-aaral ng Bible, hindi maaari lang iwasan ng mga Hudyo ang Samaria. Diba para kumbaga sa mga Pilipino, mayroon mga Hudyo, ay mayroon mga Kristiyano at mga Muslim, parang ganun po. Magkalahi pero magkaiba ng kultura, magkaiba ng maraming bagay. At sabi nga nila, hindi kayo mag-uusap ang Samaritano at ang Hudyo. And also, hindi na pwede mag-uusap basically ang babae at ang lalaki. Kaya nga po, kung mayroong dahilan para hindi baka magkaroon pag-uusap ang babae ito at si Jesus Christ, maraming dahilan. But even then, dahil gusto ni Jesus Christ, God is looking for this lady. Sa kabila ng kanyang background, mayroong nakita si Jesus sa pag-asa. May nakita si Jesus sa isang bagay, dahil lang niya na ito ay isa sa hinahanap ko. Hello? Asinsan nyo lang bago kayo pumunta dito ay marami kayong halang. Marami mga strongholds, marami balakid, marami prejudice, marami bias, marami mga panahon pala, di ba? Asinsan nyo lang, minsan eh, pagpupunta pala kayo sa gawain eh, dahil na kainitan at ang alian eh, napakainit nila. Sisiba na, mainit ka, hindi mo pangkat. Parang kaya nga minsan magkakamukha ng Diyos na ayaw na sumunda. Pero praise God, nandito ka, sa iba sa katatag mo, congratulations! Dahil ibig sabihin, hindi ka na papigil sa stronger ng init. Eh, may kubaron. Hindi ka na papigil na kahit na may distansya, kahit na ano man ang kalagayan mo. Kaya, sumpo lang po. Kahit piyesta ang ngayon, lalo na, di ba? Piyesta na, huwag na sabihin yung lugar. Sabi na, kumbaga sa kanya serye, huwag natin pagkita yung barangay, baka mapuntahan kayo. Pero, kahit anong marangyad lang, nandito ka. And I tell you, mayroon sa dahilan ba kayo nandito ngayon. Dahil alam mo, deep inside your heart, maraming dahilan na para hindi ka pumunta ngayon, eh mayroon kang one simple reason and one best reason to come over here. Because you are a true worshiper. Amen ba ron? Amen ba ron? At tanong sa inyo, anong pwede maging hadlang para huwag kayong dumalo sa lumahal? Anong pwede maging hadlang para hindi kayo sumama sa Panginoon? Diba minsan kapag nawala na kayo sa mood? Diba kapag kayo sumakal ang ulo nyo? Diba kapag nasumakit ang hip nyo? Ang tukit nyo? Tumaas ang high blood nyo? Diba? Kapag maraming dahilan, talagang di ka natatali. Kaya nga, alam natin kapag ayaw, maraming dahilan. Kahit patay na mo ko, gagawin dahilan. Pero kapag
gagawa ng paraan niyan. Meron po kami nabasa sa Bible kanina at sa first service, I want to share this to you. Totoo yung babaeng ito na maraming dahilan para hindi mapalapit sa Panginoon, but just to say, by God's divine providence, siya po ay nakalapit sa Panginoon. At then, isang lalaki na ganun din po halos, mas matindi pa. Let's open our Bible sa Mark 5. Wala po sa PowerPoint niya. Mark 5. Para basa nga nyo lang po. Mark 5, 1 to 10. Dumating sila sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Gerizeno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya na isang lalaking galing sa kuwebang Libingan. Ang lalaking ito ay sinasaniba ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga Libingan. Walang makakagapo sa kanya kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siya pinadalaan sa kamay at pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Magsisigaw siya araw at gabi sa mga Libingan at kabundan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, "Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong yan." Sumigaw ang lalaki, "Ano ang pakialam sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong kahirapan." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan, dahil marami kami." At paulit-ulit na nagmakaawa ang masamang espiritu kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lupain. Wow. Hindi po, no? Pakibasa nga po sa King James Version, Mark 5:6. King James. Ganyan yun. "When he saw, tibay him." Yung inali yan, si Gadi. Ganyan mo ang pangalan, pangalan niya Gadi, kasi pwede Gadi din siya. Si Gadi. Baka may pangalan Gadi dito, hindi nagkataon lang. "He saw Jesus from afar, he ran." Ano ginawa? Ano ginawa? Ano po siya? Demon possessed. Hello? Dapat, kung demon possessed yung taong to, dapat ginawa niya, nagtago, lumayo. Pero kalaban si Jesus Christ, di ba? Pero nga kami nabasa, si Jesus Christ pala eh. Ang Diyos pala, kaawa ng Avengers. So, yung sabihin niya, hindi ka panalig si Jesus Christ at dapat ginawa ng mga lalaki ito nangyala ng demonyo. Alam niyo kung gano'ng karami yung demonyo pumasok sa kanya? Legions, ang ibig sabihin ng legions, almost 2,000 demons ang pumasok. Pero, nung nakita si Jesus Christ ito, ito si Jesus Christ, for example, tapos ito yung nandito yung gathering doon, nung nakita si Jesus Christ, ang ginawa niya, tumakbo at sumamba. Paano nangyari na sumamba yun? E samantalang demon possess siya. Sumamba yung mga demonyo. So, ibig sabihin pala, buti pa yung demonyo, sumamba. Kasi ikaw, habang kumakata kanina, nakagay niya ka lang. Buti pa yung demonyo. Buti pa yung demonyo, lumot pa. Kung ako rin din, di ba? Dahil, parang gagawin yung demonyo, ayaw na nga kay Jesus Christ. Posible kaya na yung taong ito, deep inside his heart, alam na natin ang tao talaga, ang totoong tao, yung inner man, yung spirit man. Nagpangamat siya ay maraming ginawa ang kalokohan, nagpangamat siya ay talagang dahil sa maling mga desisyon sa buhay, katuloy natin marami pagkakamali, at bago pagkakamali natin sabi ng Bible, nagbibigay tayo ng pintuan sa Diablo. Pero kaya nga sabi ng Bible, huwag mong bibigyan ng pintuan ng Diablo. Pero na lang ito, kahit siya ay maaaring nagpapan sa Panginoon, pero just the same, siya ay pinasok ng napakaraming Diablo. Kaya nga sabi nung Bishop Borrell, kapag makatawin natin, walang ginagawa, yung binahayaan mo, sasabihin pa ng demonyo, "Come on guys, pasok tayo dito, ganyan nilis yung nangyari." At sila yung away-away sa loob, dalawang libo sila. Pero sa dami ng demonyo nasa katawan niya, hindi pa rin nawawala ng katotohanan na merong inner man sa loob ng tao na nais sumabas sa Panginoon.
na all along dahil ko kasi Jesus Christ. Kaya ang maaari sa palagay, kaya siguro palagay siya, nagbibigla siya, diba? Nakakatakas siya lagi. At ang sabi ng Bible, sinasaktan niya ang kanyang sarili. At tanong, bakit niya sasaktan ang sarili niya? Nakakatawa naman kayong demon possessed na sinasaktan ang sarili niya? Sino po sinasaktan ng demon? Sino po sinasaktan ng demonyo kapag nakakatawa kayong demon possessed? Ibang tao, diba? Posible kaya tayo itong pagkat ng demon possessed siya ay nag-struggle siya. Parang tayo minsan, diba, yung nais kong bumahit. Pwede gumagawa. Diba parang gusto niya bumahit pero imagine ang tulong-tulong. Kaya ang katindi ang tao ito. It takes 2,000 demons para ma-possess lang siya. Iba nga, isang demonyo lang, wala na eh. Bigay ka agad, di ba? Talagang sayak sa kanya lang si Dabi ngayon, pero ito kailangan, dalawang limon na kong, di namin kaya ito. Patindi ang kanyang desire sa Panginoon. Kaya, hindi nga, labas tayo dito, para kaya open door. Pero just then, yung isang palo na lang ngayon, yung dito sa kanya, naging parang tayo, kaya I believe ito pa nangyari. Nung si Jesus Christ, naging prince sa isang lugar, kung nababasa niyo mo sa Mark 3:4-5, siya po niya sa dalampasigan, ang daming tao nakikinig. Pwede siya mag-stay doon dahil ang daming tao nakikinig sa kanya. Ay naku, tumawid na tayo, huwag tayo mag-stay dito. Ba't kaya ka lang siya tumawid? Sabi ni Jesus Christ, let us cross over to the other side. Ano po nangyari nung tumawid siya sa other side? Kung siya tumawid sa dagat, ano po nangyari? Bumagyo! Napigilan! Talagang mayroong gusto pagigil. Sa pagpunta niya po ba rin na meron kayo naramdaman ng pagpigil? O parang, okay, praise God, but it's good, diba? Pero minsan talagang natin na, yan, nandiyan wala kang mamasahe, nandiyan parang sumakit ang batok mo, nandiyan sumakit ang maraming katawang bahay sa katawan mo, nandiyan maraming nakaaway ka ba? Kung baka napakaraming dahilan, napakaraming mga pagkakataon na hindi na lang pupunta, pagpigil lang ka na, dahil merong kaaway talaga, may kontrabida talaga. Hello? Isa pa nga yung kontrabida, yung asawa mo, yung diablo na nagkatawang asawa mo. Nandiyan po ako. Ito tandaan mo natin, pagkarandaman mo natin. Kasi yung problema sa atin kapag may mga struggle, kapag may mga hadlang, kapag may mga, ay, umulang, gago pumunta sa gawain, meron bilang naging dahilan para aberya, para di ka magdali sa gawain. Nasasabi namin minsan, ay, hindi ka loob ngayon. Buta lang akong tumuloy. Ay, nakasalubong ko ng pusang itin, hindi ako patuloy. Baka salubong niya ang pusang itin, ay, ako, baka accident tayo, hindi tayo tumuloy. So, he will just sense that ang diablo will do everything. Gagawin niya ang diablo lahat para mahalilangan ka. Di ba, naranasin niya na, nakabihis ka na. Pupunta ka ng gawain, excited ka na. Tapos, bigla may nararamdaman ka, bigla may hilo ka, tapos ka po. At alam niya po, sa to lang, posible kaya ng dahilan. Posible lang kaya dahil kaya inahalaga ng Diablo ang ating mga paglapit sa Panginoon ay dahil nagaling matindi ang Panginoon. Amen po ba? So, posible talaga, either way, kapag smooth ang pagpunta mo sa gawa, kapag smooth ang buhay mo, praise God, tumindi rin ang smooth lang sa Panginoon. Pero kapag hindi smooth, kapag maraming sagaba, kapag maraming problema, lalo ka nang patuloy. Dahil yung sabihin mo gagawin ng Panginoon, amen? Ito po yung Diablo. Ito po yung langit. Ito, 2,000. 2,000 demonyo ang pumipigil sa kanya. Isipin niyo po yung that demon possessed, nakita si Jesus Christ, and yung magic struggle, 2,000 nasa katawang para makapalap sa parang, pero yung talagang mga ako, ito po si Jesus Christ, sumakit niya kung mga babipigil niya na, habang tumatak si yung lalaki ito, pero yung demonyo talaga pinipigil na siya. Talagang para makalapit si Jesus Christ, and then makalapit siya, sumamba siya! Sabi ng Bible, sumamba siya! Pero ang sinabi niya, Hallelujah, praise the Lord, God! Sasamba na lang siya, bigla siyang binusala ng demonyo. Pagkakasalan, ano salita? Ibang boses. Hindi yung tao. Pero ang maganda naman nagawa niya, to his effort, siya po ay napalapit sa susi ng pagkalaya niya. Kahit alam natin, hindi ko gusto ng Diablo ang lumapit kay Jesus Christ. Ibig sabihin na yung natitirang pag-aasa, yung natitirang lakas ng tao ito, para overcome ang struggle sa hadlang, binigay niya. Amen po ba? Kaya pag
sumasama tayo sa Panginoon, kung sa palagay niyo, wala na kayong lakas? Sa palagay niyo, parang wala na kayong boss? Sa palagay niyo, parang nanghihinaw na kayo? Sa palagay niyo, parang wala na kayong mga bakit na maganda sa buhay mo? Hindi natin tira mo ng alas. Hindi natin tira mo ng bala sa pagsamba, bigay mo na. Yeah. Amen. Eh, nung bata talagang, Lord, kahit ang 1,000 mo ibigay sa akin, kailangan sabay ka, kailangan makalapit ako sa iyo. And lo and behold, alam natin, yung tinanggihan ng babae, ng lalaking to, yung 2,000 na diablo na na-over ka niya napalayas ng Panginoong Jesus dahil mabot siya. Ano ba nangyari? Lumaya siya. Amen. Bakit ang tanong? Bakit hindi siya na 1,000? Imagine sa tao ito, 1,000. 1,000, pipigilan siya. Kasi pala, alam niya lalaking to, very influential. Yung sabi ni Jesus Christ, Abangos, huwag ka nang sabak sa iyo. Huwag ka sa baba. Pumunta ka sa bahay mo, share mo sa kanila kung ano ginawa sa iyo ng Panginoon. At alam natin ganun ginawa at sumunod siya. He's a good disciple. He's a reliable disciple. At tulad niya pagkawala kahapon. And lo and behold, kung babasahin yung istorya, 10 bayan lang naman. 10 bayan lang naman makakilala sa Panginoon dahil sa patotoo ng lalaking ito. Yung pala dahilan. Kaya ka pala pinipigil ng Diablo para gawin maging success na maging maging sa Panginoon. Kasi tatin yung nakatapot mo eh. Kapag ikaw nagpagatotoo, kapag ikaw yung spirito mo talaga na buhay, kapag ikaw nakalaya sa pagsamba sa Panginoon, nabigit mo yung strongholds, kapag din mabahin yung kaaralan natin, dati isang barangay, isang bayan, o isang bansa ang katumbas mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sa to lang, that's the reason why you will always discover. Sa lahat ng bagay, excited ka. Sige, pabayaan mo yung tao niya, mag-excited sa sport, mag-excited sa mga bagay, huwag lang sa Panginoon. Kasi lagot tayo, lagot tayo kapag yan nag-excited sa Panginoon. Kalaban natin yan. Kaya nga po, kaya yung 2,000 na kalaban na yun, ang naging kapalit nun, nung nakalaya, higit pa sa 2,000 na, yung 2,000 na demonyo na yun, ang naging kapalit, higit pa sa 2,000 na kaluluwa. Dahil sa bumbahay ng nag-born again, Decapolis. So pala yun, ilan ang nag-born again because of his testimony. At yung big babaeng ito, ang dami-dami ang dinaanang pa-storya yung Samaritan woman, isipin niyo po, all along, naghahanap siya ng pag-ibig, ibang lalaki, ating lalaki na tumasok niyang buhay, walang nagsatisfy, nandiyan lang pala kung bakit ganun siya, talaga naghahanap siya ng totoong pag-ibig. Yung pang-7 lalaki dumating sa buhay niya, yun lang ang natapos sa kanya. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sa atin sa oras ito, alam natin na marami ipapasaya sa buhay natin, marami tayong isip na magbibigay ng solution sa ating mga problema. Pero you are in the right place. And praise God for that because right now, as I established before, sabi ni Lord, we want to connect to the real person inside each one of us. Yung sumamba kanina, yung sumigaw kanina, yung bulldog spirito natin. Kaya sa ito nga kanina, yung di ba, pag sumisigaw ka, for example, sa sports, di ba pagka sumisigaw? Dahil sumisigaw sila. Di ba dahil yung tuwa mo, di ba patigilan? Pag nakashoot, kapag nanalo, yung expression ng world, whatever's inside of you, hindi mo ganun patigilan. Pag ikaw ay masaya, malalaman ng lahat na ikaw ay maraming pera, di ba? Wow, marami akong tumama ako sa loto. Ay, sa loto. Talaga yung ma-express mo tayo yung galawapan mo, hindi mo talaga matatago yun eh. Pagkalit ka. Wala anong mga galit na tao, anong isang prueba na galit na yung tao? Nakasimangot na, di ba? At papasigaw na. Hello? So pwede rin po ba kaya na pag ikaw talaga nagtama sa panang pupunis na panang, hindi mo mapigil ang sarili mo talagang sandigaw, talagang katuwa, tumbawa, umiyak. Dahil mo extreme, it's the real you connecting to our God. Sabi ng Lord ng Bible, the Spirit bears witness with our spirit. Ang ating spirito ay napapatotoo sa Espiritu ng Diyos, sa tayo anak ng Diyos. Para bang signal yan? Na yung self-side, yung Holy Spirit. Kapag ikaw ay may signal lang ng self-side na yan, kapag nasa tamang lugar ka, ang lakas ng signal, di ba po? At talagang na-excite, nakita mo yung bar mo, pulo-pulo. Excited ka, kahit ang naramdaman mo, kahit na meron ka arthritis, hindi ka mapipigilan. Wala makakapigil sa akin. Di ba, maging pabebe ka sa pagsamba. So yung mga sakta nyo, kapag sa Panginoon, pabebe ko. So wala makakapigil, kahit ang naramdaman mo, arthritis, wala yan. Ako, sakit ng ulo, wala yan. Ilit na pa na, wala yan.
Dahil ito ka, 2,000 demonyo doon, hindi niya pigilan eh. Init pa kaya ng panahinig lang kaya. Mga masamang espiritu lang kaya na napapay-pay sa atin para tayo ay agpungin. Hello? Itong 2,000 nga eh. Papayag ba kayo na isang espiritu lang na bubulong sa mga bulong lang na mainit, huwag nang makinig. Pero paglaban natin, tayo po ay magbunyagi sa espiritu natin. Lord, espiritu ko kailang hayaan ko espiritu ko. Kahit kung ayaw ng katawan ko, sasabihin ko sa katawan ko, bless the Lord of my soul, Lord! Magpuri ka sa Panginoon, gumising ka! Dahil ito ang totoong buhay ko! Ito ang totoong ako! Sumasok ko sa Panginoon, magmamahal sa Panginoon! Amen po ba? Meron ko ba totoong ito? Lord, siya pa rin ito, magsabi na amen! Amen! Amen, praise God! Sabi nito, Sir, the old man said, I can see that you are the prophet, our fathers worship on this mountain. You just claim that the place where we must worship is Jerusalem. So itong lalababae ito, akala niya, magbibigyan siya ng lugar, magbibigyan siya ng kultura, magbibigyan siya ng kanyang background. Pero she will discover later on na wala makakapigil sa totoong ikaw kapag sumunod sa Panginoon. Once you discover that your inner person, that your spirit na nilagay natin sa katawan at ay talagang malayang makasabas sa Panginoon, talagang you will be different. There will be a breakthrough. Kaya nga breakthrough kasi ang ibig sabihin niya, yung spirit mo napipigilan. Nasa loob kasi yun, di ba? Nasa kalabrooban. Anong kalabrooban niya? Ano ba? Ang nasan niya? Kaluluwa. Na nandun natin mind, will, and emotion. At pangalawa, yung katawan natin, ang maling napapawad, yung sakit, etc. na kaya nga sabi ng Bible, ang salita ng Diyos, ang magdi-divide. Ang maghahati para yung spirito natin na nakukulong, mapipigil ng maraming bagay, makawala. Magkaroon ng breakthrough. Amen, sabi mo sa katawan, magkaroon ng breakthrough! Amen. Pangalawa, recognize the Savior. How do you have to worship Udal? Sentient the strongholds? Tanggal natin lahat ng hadlang. Huwag tayong magpapigil sa mga hadlang at tulad ng babae ito, gaya nung ating binasa kanina na gathering possessed. Pero nga sa inyo, kilalanan natin ang Panginoon. Yung demonyo, si Gabby, kaya siya magaling na kasambahan, nakilala niya kagad si Jesus. Malayo pa lang, pinili niya sa inyo, si Jesus, yun yung pag-asa mo. 20,000 na magpapigil. Ayun na si Jesus ang mga pag-asa. Kaya kahit na marami siyang demon possessed, talagang pinili niya makalapit kay Jesus Christ at Allah at yun nga naging kalayaan niya. Sabi niya in John 4:10, Jesus answered, if you knew, kung kilala mo lang, sabi mo sa katanong mo, kung kilala mo lang. The gift of God, who is it that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Then Jesus declared, I who speak to you am He. Okay, makilala natin ang Panginoon, makilala natin na kapag tayo sumasamba, makilala natin kapag tayo may gawain, nandiyan ang Panginoon sa kanyang Bible, dalawa o tatlo na katibo sa kanyang pangalan, nasa si Jesus Christ? Nasa si Jesus? Nasa kaya? Nasa tabi mo? Hello Jesus? O baka makapumas si Jesus Christ ha? Misa na, meron po kami ginagala, parang dalbatal-batala kami, nabasa namin sa Bible ito, sino ng grade 6 parang kami. Pinabasa namin sa Bible na dalawa na ito nakakatid mo sa kanyang pangalan, grade 6 na kami, mga born na rin kami sa isang sa klase. Nagpipray kami. Ang gawa namin, pag nagpipray kami, tatlong upo namin. Talagang nililitaran namin. Na kami dalawa, magkaibigan nagpipray kami. Tapos pangatlo, blankong upuan. Dahil bibili na nandito si Jesus, sabi niya sa Bible. Bali natin kailangan gawin, but you know, you should sense for yourself na katabi mo si Jesus, guys. Sabi mo sa katabi ko, katabi ko si Jesus. Amen. Praise God. Kaya, behave. Amen. Sabi mo, behave. Yeah, recognize the Savior. Pero you have to worship. Kailangan alam mo si sinasamba natin. Dahil nga itong babae ito, ang daming sinasamba, ang daming parang para sumamba sa Panginoon sa isip niya, tabay pagsamba niya, pero hindi niya na all along, dapat pala ang pagsambay niya, yung kaharap niya sa Jesus Christ. Yung hinahanap mo, kapatid, kay Jesus lang. Kung nandito ka ngayon, marami kang hinahanap sa buhay, marami kang gusto mangyari sa buhay, kay Jesus lang ang matatagpuan niya. Sabi mo katasang katabon, kay Jesus lang matatagpuan. Amen, praise God. Pangatlo, nabasa mo na yun. Repent of your sin. If you want to have true worship, nakakatawa sa Panginoon, hayaan ka niya lumapit sa Kanya.
Diba natanggal niya po si Joshua? Lumapit siya kay, lumapit siya sa Holy of Holies. Nakapagyapak na siya. Ay, meron siyang pagyapak. Pero sabi ng Diyos sa kanya, Joshua, alisin mo ang iyong, ay Moses, alisin mo ang iyong pagyapak. Dahil ang tinatayuan mo ay banal na lugar. Eh bakit? Nandun na siya, eh, di ba wala pang nangyayari sa kanya. It's by the presence of God, nakakatara tayo sa presence of God. Pero hindi tayo mananatili sa presence of God na napapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Dahil sabi ako, sige, alisin mo ha, pinagbigyan ka na yan, kaya alisin mo na. Alisin mo na yung panyapak mo. Ay, ganun din po yung babae ito. Alam natin ang problema niya. Na siya po ay nagkakaroon, mayroong mga relasyon na hindi naging maayos. Sabi nito, go tell your husband and come back. Sabi niya, wala akong asawa, I have no husband. She replied, you said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is you have got five husbands. And the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. So nagulat siya na, kilala pala talaga ni Jesus yung babaeng ito. Na all along, siya ay naghaharap ng tunay na pag-ibig. Diba naghaharap ng, ikaw na ba si Mr. Right? But ang daming Mr. Right sa kanya. Lima, imagine, limang Mr. Right, pero kumalpak lahat. Kaya para huwag na siyang, kumalpak, yung panglima, libing na lang. At alam natin, hindi ang gusto ng Panginoon. Yung sinabi ni Jesus Christ, sabi ng sa nauna, Lord, gusto ko yung inumin na yan. Gusto ko yung offer mo. Pero sabi ni Jesus Christ, sige, tawagin mo yung asawa mo. So, ibig sabihin pala, kung gusto mo na mas malalim na karanasan sa Panginoon, lagi na lang, ididil ka ng Panginoon sa iyong problema. Hindi pwede, sumasapa ka ngayon, hindi pwede ikaw ay dating sa ngayon sa kalagitan ng presensya ng Panginoon and just not worry about what is wrong with your life. Dahil alam natin kung mayroong gagawin ng Panginoon sa buhay natin, sa presensya ng Diyos, papaguhin tayo. Amen po ba? Amen po ba? Na kapag tayo sa presensya ng Panginoon, isa sa test, isa sa katunayan na ikaw talaga sa bangpas sa Panginoon. Alam mo at alam mo nang mayayari sa iyo. Alam mo may breakthrough sa buhay mo. You will never be the same again. Amen po ba? Amen po ba? Na pumasok ka rito malunggo, paglabas mo, masaya ka na. Pumasok ka rito ng maraming struggles, pero paglabas mo, madaya ka na. Hindi pwede walang nangyari. Hindi pwede parang wala lang. Kasi pag parang wala nangyari, di kakadala lang tayo ng palehulin, palehulin. No, palehulin pala nangyayas sa atin. Doon na lang tayo sa dati. Wala kang obligasyon. No! Alam natin, something should happen. We should repent of our sins. We should be convicted of what is wrong in our lives. At kailangan lang tayo magpalinis. Kailangan tayo mag-iayos. Kaya, ang maganda sa Panginoon, makalapit tayo sa Kanya as who we are. Hindi niya tayo tatanggihan. Amen po ba? Kasi kung sisimula pa lang tatanggihan tayo, nang wala na tayo, diyan pa lang sa gate, hindi tayo mapasok. Ayaw pumasok din, baka matulaw ako. Pero hindi alam natin, katulad sa akin kanina, yung totoong ikaw, ang magtumulong sa Panginoon talaga eh. Yung totoong, yung spirito mo na, they're just longing for God, kahit sa ayaw sa gusto, kahit nga, di ba, kaya marami sa atin din, baka nga ngayon eh, nandito ka lang dahil wala lang. Baka humot na rin o, dubuhan ka pa eh. Bakit dubuhan? Kinalagkat ka eh. Para makapit dito. Para pit na pit na talaga. Ayaw mo yun. Pero kahit na pinilit ka, praise God pa rin. At least nandito ka. You have hope. May pag-asa ka magbato. Eh, nasabi mo sa katabi mga kapatid, may pag-asa ka pa. Bakit kasi ngayon, 2,000 na demonya eh, napalaya eh. Eh, yung demonya kaya meron mo ngayon. Ay, what? Sabi mo sa katabi mo, in Jesus' name. Dahil alam natin na ano na ang diablo talaga, binabatay lang talaga ang pagkakamali natin. Papasukot tayo. Kaya nga, we need to be aware of that. We need to be na huwag tayong mapadaya. Talaga mas madaig pa rin yung design natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen po ba? Amen! Okay, next. Request with supplication. Ito maganda sa Panginoon. Kapag lumalapit ka sa Panginoon, kapag nasa presence of God ka, kapag true worshipers ka, You are entitled to ask God. Sabi ng Bible, sabi ng Luke, it is the Father's pleasure, gusto ng Diyos, na ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. Kaya nga sabi ng Bible, kapag
Ang Espiritu Santo, gusto niya ibigay sa atin, ano pa raw hindi niya ibigay sa atin? Na kapag bigyan tayo ng isda, ano bibigyan sa atin? Siligang na, di ba? Nasalmon, sarap. Kapag tayo bigyan ng itlog, ano bibigyan sa atin? Nilaga na, may asin pa, at mayroong susuhasaw sa awan. Ibig sabihin, what you have asked for, ibibigyan ba natin, sabi ng John 4:10, if you knew the gift of God and who is that asked you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. So verse 15, sure, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Ang hinihingi ng babaan dito, ano natin, physical water. Physical water. Pero si Lord, handang ibigay, hindi yung physical water, kundi yung spiritual water pa. Na ibibigay niya sa Panginoon, na ibibigay niya. Na, kaya, kung nandito ka na rin lang, hello? Sino ba nandito? Magsabi ng amen. Sabi na kanina ng ating ayon, kapag nandito ka na, lubusin mo na. Kapag nasa presence, ano pa tawag sa trono ng Diyos? Ano pa tawag sa trono ng Diyos? Hebrews 4:16. Trono ng biyaya. Diba? Hindi trono ng judgment. Hindi trono ng wala lang. Trono ng biyaya. Sabi mo, trono ng biyaya. So, sabihin ko pa ikaw, true worship of God, kaya diba sabi ng verse, ang Espiritu, yung sasabi ko, yung tunay na ikaw, yung sumasabi sa Panginoon, yung talagang gusto sinigaw, yung gusto talagang bumigay, talagang yung excited nandun, yung the God, Spirit is burning up, bursting up. I nag-prepare witness na ikaw ay anak ng Diyos. Yung Espiritu mo na nga sa loob, kumukonekto sa Espiritu ng Diyos, at kapag nag-connect yan, boom! You will know for yourself, ay, anak ako ng Diyos. Sabi mo sa akin, anak ako ng Diyos. Kapag anak ng Diyos, ano ang sabihin? Sabihin mo na kung anong gusto mo. Amen po ba? Amen po ba? Yung request, whatever you want, dahil isa yan sa pag... Alam niyo ba, kasama yan sa pagsamba sa Panginoon? Alam niyo ba lang kaya, ano yan? Kasama yan? Hindi dahil sasamba sa Panginoon and that's it? Alam niyo ba lang kapag ang hari na tawa sa'yo, kapag ang Diyos na tawa sa'yo, ano sasabihin nga, anak, sabihin mo na. Kung ano gusto mo. Kahit karan, bibigay ko sa iyo. Amen. Palapan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise God! Kaya nga talaga, alam natin na kung talagang alam natin na tayo meron. Ano, huwag ka lang mag-pacute. Lord, okay lang gusto lang ito sambahin. Okay na ako dito. Parang yung parang yung babae, di ba yun sa ano? All is well. Okay lang yun, all is well. Pero hindi, may kailangan ba bang ito? Di ba lang mamatay ang anak niya? Hindi sinasabi. So, kailangan ko mag-discover. So, you can be free to say to your God, to your Papa God, ito ang problema mo. Amen? In fact, di mo kailangan sabihin, pero minsan tinatanong ko pati God, di ba kaya nga katuloy ba lalaking niyali ang demonyo, tungtawa sa kanya, napaka-obvious naman, Lord, palayahin mo ko. Kahit hindi siya nasalita, dahil lumapit siya at sumabas sa Panginoon, alam niya na kailangan niya makalang niya makalaya. At ito ba ang dito? Bahay hindi niya inamin ang kung kailangan niya, pero alam niya Jesus Christ, all along, yung babae ito, naghanap talaga ng tunay na pag-ibig. All along, nawuhaw siya sa tunay na pagsamba sa Panginoon. All along, alam niya na yung binahanap niyang sagot sa buhay, hindi niya pala matatakwa sa mga lalaking yung mahal sa kanya at loko sa kanya. Kay Jesus lang talaga lahat. Sabi mo sa Panginoon, sa katulong, kay Jesus lang lahat. Amen, praise God. Pang-anim! Ano ba? Release in spirit and in truth. Your spirit should be released. Katulang sinasabi ko nina. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na kapag sa worship service tayo, walang nangyari. That's not the purpose of our worship service. The purpose of our worship service is to have an intimate connection, intimate experience with our God. Di ba kaya nga ako yung kanya may mga pinakita na sa Bible, meron niya tayo ng templo o tabernakulo na napakalaki na tatlong papasukan. Na pwede ko pumasok sa gates, I will enter his Lord with thanksgiving in my heart. Pero hindi ka lang doon, gate ka lang. Kailangan pumasok ka sa courts of praise. Kailangan mag-pray
portion ng mga palapakat at may ka, pero hindi lang doon. Kailangan pumasok ka sa pinaka-holy of holies where we can worship God, where our spirit can be released. Sabi ng Bible, ang Diyos, Espiritu, ang inaharap niya, yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. If yung Espiritu yung nasa loob mo, sasamba, at sa katotohanan, kung ano ka, ay yun ang inaharap mo sa Panginoon. Walang pagkukunwari. Pero just to say, whatever you feel, Diyos ang loob, wala ka sa mundo, sasamba. Of course, that's been true, pero ang gusto ng Diyos, Espiritu, sumamba. Kaya nga, kung ikaw yung tinatamag, ang dahilan, ang gagawin mo, kung ikaw yung wala sa buod, wala, maraming yung dalang parang isamang pa sa Panginoon, sasabihin mo sa tarina mo, Hoy, gising! Bless the Lord, all my soul! Sabi mo sa mga sakatang sa paligal mo, Bless the Lord, all my soul! Amen! Kung wala kang dahilan, para sumama sa Panginoon, pagkano ka ng dahilan? Ano dahilan mo para sumama sa Panginoon? Sinasabihin mo sa tarina mo, anong dahilan mo, ba't kaya sasama sa Panginoon, ba't kaya sumasama sa Panginoon? Sabihin mo sa katanin mo, what's your reason? Alam niyo ba ang pinaka-basic na dahilan lang para bakit ka sasama sa Panginoon dahil humihinga ka? Amen. Let everything that has breath, praise the Lord, siya humihinga ka nga. Huwag mo na tatapot sa katanin mo, baka may mangyari. So kung humihinga ka, meron ka tayo lang para sumama sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Umahat sa lahat ng mga umingas, bigyan lang Hallelujah! Hallelujah! Meron ka tayo lang para sumama sa Panginoon. Sige, palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! They that worship God must worship in spirit and in truth. Panghuli, relay your story. Ang mga tunay na manalamba, ang mga tunay na sumasamba sa Panginoon, hindi mananatili sa kanya lamang ang karanasan niya. Hindi pwedeng siya lang makakalam. Ito ba pangito sa sobrang excitement niya? Yung kanyang dahilan para pumunta sa lugar na yun, magigit ng tubig, nakalimutan niya. Yung kanyang pangailangan ng Panginoon, ng pagtigaw, ng kanyang physical na pangailangan, nakalimutan niya. Mas nanayin sa kanya, yung kanyang excitement na na-discover niya na ang tunay na tubig ng buhay. At sinabi niya sa lahat, ang buong barangay, sabi ng Bible, ang buong barangay ay nakakilala dahil sa kwento ng babae ito. So, ibig sabihin lahat ng karanasan natin, kung totoong worshiper ka, the real test of your true worshiper, people will know it. Yung lalaki na to na sumamba kahit sa kabila ng 2,000 na demonyong subalit sa kanya, naging true worshiper siya dahil pagkatapos ng karanasan na yun na siya nakalaya. 10 bayan ang nakakilala sa Panginoon. Ang true worshipers dito sa CCWC, hindi mga natin yung tayo na makakalam. People are noticing our big building, pero baliwala yan kapag yung mga sumasamba sa loob niya ay hindi ipapahayag sa mundo na yung Diyos natin sinasamba, totoo, nagpapagaling, nagpapala, nagbabago ng buhay. At kung may true worshiper dito, meron po bang asahan ng Panginoon na lalabas mula sa gate na yan at ipapahayag sa iba na ang Diyos ko ay tunay na Diyos. Ang Diyos ko nagpapagaling, ang Diyos ko nagbabago ng buhay, ang Diyos ko nagpapala sa lahat ng mga pangailangan ko. And people should know it because you are a true worshiper. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So ngayon, let us be true worshipers. That God is saint-seeking. Maging tayo po yung magtunan ng mga nalaba ngayon, bakit tayo magdaman ng communion, we just want to spend this time na talaga sumamba sa Panginoon. And right now, kung kanina ginawa natin, but right now, I just want you to stir up your spirit. Tinuyuan tayo ng Panginoon sa kung paano natin magagawa yan. Kung kayo marunong speak in tongues, that's a way for you to stir up the real person. The real you na nasa loob na talaga pupunin yung class kanina pa lang. Gusto na makawala para sumamba sa Panginoon at gustong talaga maabot ang presensya ng Diyos na pumulit ang Espiritu natin, sa Espiritu ng Diyos na magpapatunay na tayo anak ng Diyos. At kapag alam mo ang anak ng Diyos, ala, wala lang pwedeng iba kang kaawal sa Lord. Anak ng Diyos ito eh. Kanyang sabi mo, anak ako ng Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Sige po, tumayo po tayo. Ang tunay naman ang bag, dati na, hindi tayo naghintay ng laon doon, makakatulong ating music, but right now, I just want to stir up the spirit of music that has given you. Can you slip our hands? Kung alam mo nang sinasabi ko na yung spirit na nasa loob mo ay dapat na buhay, dapat na bumukha para sa pupukulong tubig, dapat tumulong na ngayon yan. Let's just stir up that up, at tumigay, marunong speaking tongues,
Hindi ba marunong, magsabi ka lang, hallelujah, praise the Lord, magsabi ka lang sa Panginoon ng magandang bagay, yung still of the Spirit that is within you, hallelujah, yes, oh God, hallelujah. Come on, let's just worship God, hallelujah. Shandarababa, shandarababa, yandarababa, oh, rababa, shandarababa, come on, the Spirit does, it's beginning to blow, it's beginning to unite in the Spirit, hallelujah. Shandarababa, shandarababa, kandarababa, oh, Spirit of the living God, we acknowledge you, and the Spirit bears with you, feed us with our spirit, that we are sons of God, hallelujah. Lord, di ba kami magpapatid sa anumang hadlang, sa aming buhay, kahit sa panahon, kahit sa aming sakit, kahit sa aming mga pangailangan, Lord, we will not be hindered, at magkawa ng gaawa, at magdemonyo na mga pipili sa amin, in Jesus' name, hallelujah. Shandarababa, shandarababa, si Paul worship him, can you just come here, and just help us, the Spirit bears with us, with our spirit, hallelujah. Be excited, hallelujah, come on, people of God, come on, sons and daughters of God. Gawin, tumayo sa iyong kalagala, tumayo ka sa posisyon, alam mo, magdawag ka tumayo. Find your signal, come on, lift your hands. That's what I'm all about, just lift your hands. Hallelujah, hallelujah. Spirit, oh, yeah. Hallelujah.
Siya ay naghahanap ng tunay manamahal ng batid sa lupa at ang kanyang inahanap po natin sa kamayon sa gitarang bukod sa CCWC. Iwala niya ang langit ng mga helis at pupuri para mababari ito, para katagpunin ang tunay na mahal ng pera sa nahanap niya. Kapatid, ikaw pa yan ang naam ng Panginoon. E baka marami kang dinadaanan, marami kang pagsubok, marami kang demonyo ang pumipigil sa iyo. Pero walang makakapigil sa iyo. Walang makakapigil sa iyo sa pagsamba sa Panginoon. Mapipigil, mapipiglas ka. Nasasabi mo, Panginoon, palayain mo ako, Panginoon, sinasabak kita. Marami pa lang dinadaan, marami mga pagsubok, marami mga demonyo. But I will still be here to worship you. Palangatan po kayo, Panginoon, ang tunay na marunong ba. And if that is you, raise your voice! Raise your voice! Hallelujah! 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 God is coming for you from the dead! God is coming for you! Really, and you are the devil and angels! Just to look at a true worshiper! That's also about the Kanya! So speak up! And the capital Hanan! Shall we sound down, ever living, God we know.
Sa elements, Lord, patuloy na pagtibay yung
patuloy mong ginagawa sa amin. For us to be strong inside us in our spirit, O God. Thank you, Jesus. Give up your arm, God. Turn back, go back to your seats. Let's enjoy the presence of God as we celebrate His love. And don't lose that presence of God in your heart right now. Sabi ng ating ilawin, mamamalagi tayo sa presensya niya. Walang magpumpuri ang gagawin natin sa kanila. Hello, Jesus. Mahal's kong ikaw walang asa. Ashes, my leaders, to the next club. Thank you.
Panginoon si Jesus. Salamat po sa kalayaan makalapit sa Tuhan ng ibigaya. At dahil sa ginawa mo sa krus, Lord, bibigyan mo ang bibigyan mo yung buhay, ano pa ang binibigyan sa aming Panginoon. So Lord, right now, as you and your presence, Lord, we know we can count boldly the throne of grace. We can ask whatever we need right now, whatever na kailangan sa aming buhay. You said in your word, it's your pleasure, you need to give your kingdom for us, oh God. Kasi po nga sa orso to, kung meron kang sasabihin sa paano nakahiling niyan sa orso to, ano po yun? As we have experienced the presence of God, as we are the presence of God, kung sasabihin sa'yo, anak, ano gusto mo? Anong kailangan mo? Anong sasabihin mo? In a couple of seconds, sabihin mo sa paano ngayon, anong gusto mo? And this, as we are holding that, yung katunayan na ibibigay niya ito sa atin. Sige po sabihin po natin sa paano natin mga pangailangan natin sa concerns. Lord Jesus, oh God. Malayo pa tayo makihingi sa presensya ng Panginoon sa tuwing ng biyaya niya. Ang salamat po sa pagkata ng Diyos sa amin na makihingi. Whatever we need, whatever we are, we want to pass in our lives and according to your will. As we prepare this bread, at pinatanggap na po namin sa God, kagalingan, pagpapala, Lord, ang kaayusan ng buhay, promotion, whatever, Lord God, we receive this as we receive this bread. For this we pray in Jesus' name. Amen. Sabi sabi ko natin kainin. Ang salamat po sa dugo na pinagsayin ka sa iyong katawa para kalipat ko yung patawarin. Na because of your blood, Lord, malinis ko na mga past sa presensya na we will never be the same again every time we come to your presence. Kaya salamat sa Panginoon, as we partake of this drink, oh God, alam ko namin na patuloy mo kami naayos at malinis sa aming buhay. Ang daming dala sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsabay mo natin, amen. Thank you, sa the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Walang hanggang ito'y puburin, walang magsasambahin. Kung naman ang puso ko, ito'y mag-aagin sa'yo. Walang hanggang ito'y puburin, walang magsasambahin. Susisiyon sa Diyos ang lahat. At ngayon, ang mayamang biyaya ng ating Panginoong Diyos at ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na dumalo sa ating buhay at ang pagsama at paggabay ng Banal Espiritu ay maranasan ng bawat tunay na mananamba sa Panginoon. At lahat ng tunay na mananamba sa pusat sa Panginoon ay magsabi ng tatlong malakas na Amen. Amen! 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 Amen. Praise God! God bless po! Kaya po mga kalalakihan at mga leaders po, please submit your reports at sa likod, patuloy po tayo sa mga sa Panginoon.